nagsasabi po kasi na ang call center ay isang dead-end job. May naging girlfriend ka na ba sa office? Sir, malaki po ba? Nakakailan po kayo sa isang oras? Anong ilan? Sino pinakaayaw mo sa office? Walang ganun, ate. Hello, call center peeps! This is Mera Chikamosa. Hi, this is Trix Chikadora. Hello, ako si Rowie, the CCTV. And this is Metacom Smartress on the Street. Andito tayo ngayon sa Clark, Pampanga. Dahil marami daw call center agents dito at susubukan natin silang chikahin tungkol sa trabaho at buhay-buhay nila. Tara, chikahin natin sila. Ilang years na po kayo sa call center? 3 years. 2 years and 5 months. Less than 2 years. Mag 1 year. 10 months. 4-3 months. 7 years. More than 5 years. 12 years. Wow. Ay, matagal na. I lost count actually. 15 years ganun. Kamusta naman? Okay naman. Mas masaya dyan eh. Ayan. Okay naman, masaya. Nag-enjoy pa naman. Pero kayang-kaya. Of course, ano ka ba? Wala tayong hindi kaya sa buhay. Mas sabi niyo po ba na masaya kayo sa job niyo ngayon? I am actually. Fulfilling siya. May crush ka ba sa office? Wala eh. Puyat kasi panggabi eh. Crush, inspiration, ganyan wala naman. Di naman ganun ka seryoso. Ah, wala, wala. Bawal yun. Wala po. Kung meron po kayo. Oh! Ikaw ah, bumabanat ka na. Pag nag-apply po pa ako, magkakaroon. Take it na eh. May crush po kayo sa app? May crush po. Madami sila. Eh, yung ano po, videographer. Bruh. Yes po, kuya. So weird. May nakarelasyon ka na ba sa office? Meron. Hanggang ngayon? Nag-iwalay ka. Bakit? Change of career. Yeah. Gaano po kayo katagal? Like months lang. Ano pong message mo na lang sa ex mo? I'm better now. Sakaling nanonood sa ex, anong message mo? Kung nasan ka man, siguro, dyan ka na lang. Anong message mo sa ex mo? Kung nasan ka man, dyan ka na lang. Kung nasan ka man, siguro, dyan ka na lang. If ever man na magkakaroon ka ng future jowa, anong pwede mong sabihin? Huwag mo na akong iwan, tsaka huwag mo na akong lokohin. Oh, okay lang po yan. Hello, kuya. Welcome to Mobile Legends. You have slain an enemy. Mobile Legends o asawa mo? Siyempre, asawa ko ba? Asawa mo o ako? Asawa ko. Maniac! Nakakailan po kayo sa isang oras? Anong ilan? Nakakailang game po sa mo? Mapriso ka! Madalang lang, isang game lang. Nakakailang calls ka before? Mga 50 a day. Nakakailan ka sa isang oras? Hindi pwede. Confidential. Nakakailang calls? Nakakala ko, ano ba yun? Mga 7 na calls, ganun. Puro transfer. Gano'ng kahaba? Kasing haba ng ruler. Isa kang timang! May girlfriend po kayo? Meron. Alam po yan ang asawa nyo? Oo naman. Nani? Sino pinakaayaw mo sa office? Bulok mo sa akin, hindi ko sasabihin. Mga bida-bida. Mabait ba yung TL nyo kaya ka nag-stay? Ay, sobra. Medyo moody. Papakabog po ba kayo doon? Hindi. Paano siya magawa? In all fairness naman, may mga TLs talagang madaling katrabaho. Ang daming knowledge na tina-transfer sa amin. And then, yung mga ibang application for local company na-apply namin dito, kung pwedeng i-apply sa BPO company. Malaki bang bigayan sa call center? Hindi, maliit lang. Depende. It depends sa sa performance. Lalo-lalo na yung sa mga incentives. Based on dun sa company namin, kasi management-wise, they're very good. Sakto lang for me. Malaki po ba? Yung sahon nyo po, yung... Malaki na. Sakto lang din. Compared kasi sa mga ibang account, unlike Telco, mas mataas kasi yung basic nila. Marami pong benefits? May benefits siya, syempre. Pero it's more on, especially for my age, it's different. Yung kita plus yung, fulfilling siya for me. Malaki ba? Ang alin! Yung sahod. Laban naman sa pangangailangan sa buhay. Sapat lang para sa pangaraw-araw. Bulong mo sa akin, hindi naman ako hihingi. Nasa wallet ko. Dalawang beses na yan! Sakto lang. Malaki siya pero para sa akin kasi depende kasi yun sa mga expenses mo. Siguro mahaba ano? Mahaba? Mahaba yung bills na binabayaran mo kaya ayaw mo sa... Sobra. Natanggap niyo na po yung 13 month niya, kuya? Hindi pa. Hindi pa. Yes, early sila nag-payout ng 13. Pwede mo ako i-libre, kuya?
pwede naman. At kumain ko lang din. Kailan mo makukuha? December. Ililibre mo ba ako? Pwede. Pag nakita tayo muli. Okay, may balak po ba kayo mag-design? Papasa naman ako, di ba? Oo. Wala. Ay, that's a difficult question. I don't know. Ha? Bago pa lang ako? Not at this moment. Wala sa plan. Ngayong ano, actually mag-render na ako eh. December 13 na lang ako. Saan ka lilipat? Wala, pahinga muna. Ano naman yung nagawa mo na pinaka hindi mo makakalimutan sa prod? Yun yung nagbigay ako ng misinformation sa customer. First time ko kasi sa call center noon. 3 minutes call pa lang and then na-trigger yung customer. So I handed the call to my supervisor or my support. The whole soup call, it took actually 3 hours before they can resolve the concern of the customer. So para sa akin yun yung worst experience ko sa as being a call center. Nakatulog lang sa call. Yun, and then in-hold si customer and then magpupunta ng CR. Dalawang beses na yan! Naniniwala ka ba na since maraming nagsasabi na ang call center na trabaho ay isang dead-end job, naniniwala ka ba? No, hindi. No? It's just like any job. Paano mo nasabi na hindi dead-end job? Career opportunity, career growth, career development. Hindi siya dead-end kasi opportunity siya. Kasi ako, to be honest, no lang ako, high school graduate. Pero sabi ko dati, ang pagpasok sa BPO, parang no choice. Pero nung na-realize ko, hindi pala siya. No choice lang. Hindi siya dead-end. Starting point din siya para mabuhay din yung dreams mo na, hindi lang ako for BPO. Kumbaga, ito lang yung parang huhubog sa personality ko, sa talent ko na kung ano meron ako, tsaka gigising ng potential ko. It's just like any job. Yeah, it's what you make of it. So, nasa sa'yo kung magiging dead-end siya or mag-a-advance ka. So, really... Kasi pag sinabing dead-end, parang no choice ka, di ba? Sa amin kasi choice namin yon. Pero, alam namin na hindi lang yun yung skills na meron kami, which is pwede rin applicable din kami sa ibang work. So, if ever man po na may mga nanonood na aspiring na gustong mag-apply sa call center, any tips or advice? Lakas ng loob. Huwag mahiya. Kasi everyone knows English. It's just a matter of speaking. So, yun lang yun talaga. Huwag lang mahiya. Express lang yung feelings nila. Tapos, practice lang para makapasa. Kung ako sa nila, trust your guts. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, mahirap magandang trabaho. And isa yung call center company sa mga pwedeng maging stable job pa sa panahon ito. Sa call center, walang discrimination, walang ano ka man, kahit part ka man ng LGBTQ, kahit may tattoo ka man, single mom, or kahit single dad ka, pwede ka sa call center. It doesn't matter naman na kailangan magaling ka siya sa English kasi as long as confident ka, yun lang naman kasi magadala pagdating sa interview. Try nyo lang, and pag na-experience nyo na rin naman, kapag naging part rin siya ng sistema ng buhay nyo, madali na lang din siya. May training din naman and hindi rin naman kayo pababayaan ng mga nasa training. Kung gusto nyo mag-apply, number one, always check the background of the company. Number two, lakasan nyo lang yung loob nyo. Number three, keep on trying even if, kasi there will be times that you'll be failing. Pero just keep pushing forward. You'll find your own spot. And may perfect time para dyan. Kung mag-fail ka ngayon, may lesson ka na makukuha dyan, right? Definitely. Kasi if you learn something, hindi ka naman na mag-start from zero. And always pray. So, yun yung pinapatan. Actually, ini-encourage ko silang mag-apply dito sa mga call center or BPO. Kahit hindi siya call center, basta BPO. Ang ganda kasi ng benefits and then ng culture dito sa BPO. Also, yung mga PWD, pwede rin silang mag-apply eh, di ba? Yes, meron akong naka-weave nun na part siya ng PWD. And then, he's doing his best naman to pass the training session. Sa una talaga mahirap. Lahat naman ng bagay sa una mahirap. Pero kung tsatsagayin mo, siyempre dadating yung panahon na madali na lang sa. Be confident lang na huwag mong isipin na hindi mo kaya. Kasi lahat tayo kaya natin yung bagay na akala natin hindi eh. Kailangan lang natin subukan. Kailangan lang natin mag-step. One step at a time. Hindi naman natin kailangan biglayin yung sarili natin. Bye-bye, baby. Bye-bye, daddy. Thank you po. Sige, party. Thank you so much po. Mga mare, sobrang nag-enjoy ako sa chikahan natin dito sa Pampanga. Truly, ang saya at ang dami nating chika. Kaya naman, see us next time dito sa Metacom Smart Chess on the Street.